Ang kwentong babasahin natin ngayon ay ang kwento ng Olympian na si Heidelin Diaz, Gintot Pilak, ni na Heidelin Diaz at Eugene Evasco, panayam ni Noel Ferrer, guhit ni Tristan Yuvienko. Alam mo ba na si Heidelin Diaz ang kauna-unahang Filipina na nagwagi ng medalyang pilak sa Olympics sa palarong weightlifting na dominado ng mga lalaki? 2 beses itinanghal na Spokesperson of the Year, ginawara ng 10 Outstanding Young Men at 10 Outstanding Women in National Service Award. Gintot Pilak. Ako ang flag bearer ng Team Philippines sa 2012 Summer Olympics sa London. Ako, si Heidelin Diaz, ang kauna-unahang taga Mindanao at kauna-unahang Pinay na nagwagi ng medalya sa Olympics. Pakiramdam ko, buhat ko ang dangal ng ating bansa. Nagsimula ang kwento at pangarap ko sa pagbubuhat. Lumaki akong kaibigan ang mga timba ng tubig. Kahit malapit sa dagat, walang tubig sa lugar namin, sa Mampang. Kailangan ko pang maglakad papuntang estasyon para makapag-igib ng tubig na maiinom at panligo. Dito ako natutong magsanay na maging malakas. Kung hindi naman mga timbang puno ng tubig, buhat ko ang palanggana ng mga isda. Namamakyaw si Papang ng isda. Tumpok-tumpok. Pagkatapos, ilalako at ipagbebenta namin ito sa aming barangay sa Zamboanga City. Para hindi naman laging asin o toyo ang aming ulam, sumasama ako kay Mamang sa pagbebenta ng mga talong, kalabasa at mais at tiangge. Sumasarap ang aming mga hapunan sa aming dagdag na kinikita. At para hindi na humingi ng baon, dahil nakakahiyang manghingi kina Mamang, kumikita rin ako sa paglilinis ng mga pampasadang jeep at tricycle. Morita, Morita! Ito ang madalas na tukso sa akin ng mga kapitbahay at kababata. Madumi daw akong tingnan, pawisan, kupas at may mantsa ang damit. Sunog ang aking balat dahil sa babad sa araw. Magulo at walang ayos para sa isang babae. Hindi ako nagpapaapekto kahit mapanakit sa kanilang mga tukso at panlalait. Kahit 3 pesos lang ang aking baon noon, pumapasok ako sa eskwela. Ayokong umaabsent sa mga klase. Gusto kong matuto. Ipinagpapatuloy ko ang aking pag-aaral habang tumutulong sa aking pamilya. Mahalaga ang edukasyon para makaangat sa buhay. Nag-iisip pa ako kung paano gagawing maayos ang aming buhay. Sa maliit na dampa kami nakatira. Kailangan pa namin kumain sa may bakuran dahil hindi kami magkakasya sa loob ng bahay kung sabay-sabay kaming kakain sa hapagkainan. Noong ako'y 11 anyos, napagawi ako sa ensayo ng weightlifter kong pinsan, si Catalino Diaz Jr. Nakita ko ang iba't ibang paraan at posisyon ng pagbubuhat nila ng barbell. Nabighani ako. Sumisigaw sila sa bigat
Pero ang saya-saya nila kapag naiaangat nila ito. Tagumpay ang bawat kilos, bawat pag-angat. Napatigil ang mundo ko. Kaya ko rin ang ginagawa nila. Gusto ko rin magbuhat, nahihiya kong sabi sa aking pinsan. Mag-igib ka na nga lang ng tubig, tukso ng isang nakarinig. Hinahanap ka na sa inyo, pananakot ng isa. Mabubulok na ang panindang isda. Maglaro ka na lang ng manika. Tumatak sa isip ko ang mga tuksong iyon. Hamon iyon para ipakitang kaya ko at kaya ko silang higitan. Naiintindihan ako ng aking pinsan. Siya ang naging una kong coach. Sa lilim ng puno ng atis sa Barangay Mampang, tinuruan nila ako ng mga tamang porma at paraan ng pagbubuhat na hindi makakasakit ng gulugod at ng balikat. Ingatan mo ang sarili, payo niya sa akin. Ang malakas na katawan ay maayos na katawan. Tinandaan ko ang payong iyon sa akin sa pagitan ng pag-iikib ng tubig at paglalako ng isda, nagbubuhat ako. Sa pagitan ng pag-aaral at pagtulong sa mga magulang, nag-e-ensayo akong maging matatag. Nagsimula ako sa mga barbell na gawa sa lumang tubo at kalawanging latang sementado. Unti-unti, nagkalaman at tumibay ang aking mga braso, balikat at hita. Sa simula, ayaw ni Mamang sa pagbubuhat ko. Hindi mo kaya yan, paalala niya. Hindi yan gawaing pambabae. Sige ka, magiging katawang kargador ka. Kayang-kaya ko, Mamang, agad kong sagot at saka kumindat sa kanya. Nakakapag-igib nga ako at nakakapaglako ng banyera ng isda. Naintindihan lang nila ang aking pangarap nang unti-unti akong nakapag-uuwi ng mga karangalan. Ipinagmamalaki ni Mamang ang mga medalya kapag may bumibisita sa amin. May nag-ambag din ng mga lumang barbell at kalawanging plate para sa aking training. Mabuti na ito kaysa sa binubuhat kong mga sementadong lata na hindi naman namin alam kung gaano kabigat. 2 oras bawat araw ang aking training. Hindi ako nagrereklamo kahit kanin at asin lang ang aking kinakain. Maswerte na kapag may baon akong nilagang kamoting kahoy na may bagoong. Paboritong paborito ko yun. Sa bawat pagwawagi sa paligsahan, unti-unti kong napapalaki ang aming tahanan. Ang dating gawa sa kahoy ay naging sementado na. Paunti-unti, may naipupundar ako para sa aming kinabukasan. Pero may sakripisyong dapat harapin dahil pabigat ng pabigat ang aking dinadalang pangarap. Kailangan kong umalis ng Zamboanga para makapag-training sa Maynila. Puspusan na ang ensayo. Naimbitahan akong maging parte ng national team na lalaban sa Asian Games 2010. Mahirap ang malayo sa magulang, lalo na kay Mamang. Kapag nagkakasakit ako, walang nag-aalaga sa akin. Walang gumagabay, walang nagpapaalala sa akin. Walang nagluluto, walang yumayakap. Parte ng buhay ang mga pagsubok. Minsan, gusto kong sumuko, pero kailangang lumaban para sa pangarap ko. Kapag ginusto ko ang isang bagay, ang mabibigat ay parang gumagaan. Binabantayan ko ang aking mga kinakain. Bawal ang mga sitserya,
pinirito, at matatamis. Kailangan kumain ng mga pagkaing makatutulong sa recovery ng katawan. Kailangang matulog ng maaga dahil maaga rin ang mga ensayo. Mahalaga ring magpahinga na tinatawag na recovery time. Sa mga kompetisyon, kinakaya ko ng bumuhat ng barbell na kasimbigat ng 4 o 4 punong-punong balikbayan box. Nakamit ko ang tansong medalya at 2 pilak sa 58 kilogram weightlifting event sa 3 magkakaibang Southeast Asian Games. Pinaghirapan at pinaghandaan kong maging isang Olympian. 3 beses akong nag-qualify at lumahok sa magkakasunod na Olympics bago ko nakuha ang mailap na pilak na medalya sa 2016 Rio Olympics. Hindi ako sumuko. Hindi ako nagpatalo sa pagkabigo hanggang sa maialay kong muli ang medalya sa bansa pagkaraan ng 20 taon. Nakamit ko ang gintong medalya sa 2018 Asian Games at sa 2019 Southeast Asian Games. Paghahanda ko ito para makuha na sa wakas ang kauna-unahang medalyang ginto para sa minamahal kong Pilipinas. Parte ng aking gantimpalang salapi ay inilian ko sa pagpapatayo ng gym para sa mga bata. Nais ko silang magkaroon ng pangarap. Nais ko silang maging Olympian at makapag-uwi ng mga medalya. Nagpasimula rin ako ng competition, ang Hydelyn Diaz Weightlifting Open Championship, para makatuklas ng kabataang nais maging kampiyon. Nais ko silang tulungang umangat ang buhay sa pamamagitan ng pagbubuhay. Ito ang mga payo ko sa sinumang nais sumunod sa aking yapak. Maniwala sa Diyos, sa sarili mo na kakayanin mo, at sa mga taong naniniwala sa iyo. Hydelyn Diaz, 2016 Olympics Silver Medalist, 2018 Asian Games Gold Medalist, 2019 SEA Games Gold Medalist, at ngayong 2021 Tokyo Olympics Gold Medalist.